I will give you the treasures and riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiats. Meron tayong natanggap ngayon na magagandang mga markers din ito sa mga Leo. Pwedeng mga remarkings ito or ang iba dito ay lumang-luma na, so pwedeng original markings ng treasures ng Yamashita. Bago tayo magpatuloy, sa mga bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated sa aking mga bagong uploads at sa aking mga avid followers. Shoutout muna tayo. Alright, shoutout tayo kina Ka One Heart TV, user VO50, Cirilo Jaong, Sanusi Antanani. Shoutout din kay Husilito Kahadi, Aldrin Jacinto, Gerald Lanterna, kay Angelito Capistrano, Edgar Lagarto, Robert Cabunilas. Also, shoutout kay Johnny Deser, Russell Divad, Michael, John Michael Samurai, Kawan Heart, Edgardo Cuervo Wangbu, Alex Vansena, Gwen Hanna Lumaino. Also, shoutout kina Ariel Consinesino, Jivin Sabuk Lalaw, kay Mark Joseph Kimbasula, John Bures, Christian Pinkian, Dennis Mordino, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa inyo lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Okay mga katiyats, maganda ang ating episode ngayon tungkol sa mga Niyog 3 marker. Itong mga Niyog or mga coconut 3 na merong mga marka, paano nga ba natin malalaman? Kung mga legit ang nakita nyo, kagaya ng mga ito, merong maraming padala na picture sa atin dito si Katiyats. Atin to isa-isahin mamaya kung alin dito ang legit marker for treasures. Okay, ngayon bigyan ko muna kayo ng background tungkol sa Japanese remarkings. Ang mga Niyog, kahit na 20 years old pa lang yan, ay pwedeng may marka siya na tinatawag remarking. Ang remarking ay hindi yan ginawa noong World War II, bago lang yan ginawa nang magbalik dito ang mga commission treasure hunters ng Japan. Pagtingin nila ay nawala yung mga puno ng kanilang mga marker noon, kaya ang nilalagyan nila ng marker kasi madaling iukit dyan ay mga Niyog. Nang marimap nila na nandito pala ang item at ang malapit na kahoy dito ay Niyog. Kaya kahit anong edad na Niyog ay nilalagyan nila yan ng remarkings, mga bagong marka na ginawa ngayon lang recently ng mga bumalik na hapon dito sa Pilipinas mga katiyats. Kaya ang coconut tree ay mayroong sikreto yan. Ngayon, paano ba natin malaman na ang remarking nyo ay legit? Okay. Ito ang mga remarking na legit. Meron siyang specific height. Example, itong lupa, yung nilagyan ko ng linya. Lupa yan. Yan ang ground. Karamihan ng nakita nyo ay dito lang sa kasing taas ng tao. Okay, ano bang mangyari kapag ang marker ay maaabot lang ng tao? Kung ang marker nyo ay nasa 5'10, 5'9 lang ang height, katulad nyan, dito hanggang 6 feet, kapag ang mga marker ay nasa 6 feet lang, halimbawa dito 6 feet yan, hindi pa yan considered na remarkings. Kasi hindi maglalagay ang hapon dyan ng remarkings. Ang mga hapon, umaakyat talaga yan sa kalagitnaan ng Niyog. So, nasa ano yan, mag-umbisa yan sa 10 feet. 10 feet to up to 20. Sinadya nila na hindi maabot ng tao.
Yung mga nakikita nga namin ay nasa 7 meters. 21 feet na yun. 7 meters, 6 meters. Ang mga taas. Kasi kapag nilagay nila dito sa baba, katulad niyang mga diamond, mga bata ay naglalagay ng mga ganyan. Yung sign for 6 organ ng babae, nilagay yan ng mga binata na walang magawa. Nag-ano sila dyan, carve sa mga niyog. Pero malaman mo na ginawa yan ng tao, I make that ng mga tao na hindi dressuranter, dahil maaabot lang yan ng kanilang mga kamay. Ganyan. Maaabot lang yan nila kasi nasa height lang siya na 6 feet. Kaya pwede silang mag-ano dyan, mag-chisel kung walang magawa, di ba? Pero kapag nakita nyo na dito sa kalagitnaan, dito na mga portion, ay yan ay yung tinatawag na remarkings. So yan ang sikreto, mga katiyas. Ngayon, ano bang mga marka ang nilagay nila as remarkings? Hindi na sila naglalagay diyan ng mga sign na mga ganyan, mga triangle, mga bilog, mga litra, katulad ng A, ng B. Hindi na nilalagay sa remarkings. Ang remarkings nila, sa nakita namin, ay series of belt. Yung parang sinturon na gaganyan. Yan, series, marami yan. At para malaman yung mga kahulugan yan, tingnan nyo sa aking Golden Boy Treasure Channel. In-explain ko ang mga remarkings na ito. So, makakita na kayo ng ganito, marami, linya-linya. Remarkings yan. Meron ding mga bilog lang. Pero linya talaga ito sila, marami. Hindi lang isa, marami yan. Kaya mahalata mo na gawa ng tao. Okay, tandaan, ang height ay nasa 10 feet to 20 feet kalagitnaan ng niyog at hindi sa baba. Kung sa baba, gawa na lang yan ng mga nag-standby dyan, kumakain ng buko, walang magawa, ginawa yung kanyang itak at nagapurma siya ng mga ganyan. Okay, ngayon, umpisahan na natin tong ating pag-analyze. Ito naman ay old tree talaga, make that old coconut tree talaga ito. At sa tingin ko ay mataas ang isang ito at hindi maaabot ng kamay ng tao. Okay, so pwedeng, hindi ito remarkings. Ito'y lumang-luma na, hindi ito remarkings. Lumang-luma na ito na marka. Siguro ginawa ito mga 70, 80 years. Pwedeng ginawa din ito noong 80s or 70s. So kung ganyan, remarking na din siya pero matagal na. Okay, hindi recent. So ito, lalo na, mayroon siyang parang triangle sa gitna. So kapag ganito, nagsasabi siya na treasure in front, gemstones, ang mga ganyan. Diamond kasi ang dinadala niya na sign. Ang diamond, lahat na yan, ang klaseng gemstones, binigyan nila ng diamond sign na ganyan. Na parang ari ng babae. Okay, so pwedeng treasure marker ito. Kaya gawin nyo sa harapan, sa harapan lang mismo, mga 3 meters. Tisdig kayo ng 2 meters deep, 2 metros, 2 metros ang lalim. Ito atin muna to lagpasan kasi maganda yan. Dito muna tayo. Ito ay sarit-saring sign na to. Wala na ito sa libro, mga ganyan. At kung ito ay ano, mga katiyats, maaabot lang ng, sabihin natin 6 feet lang yan at maaabot lang ng tao, pwede niyang itakin yan or i-chisel niya
wala siyang magawa, pwedeng sa tao yan na dumaan dyan. Pero kung nasa itaas yan, sabihin natin ang mga ito ay nasa 20 feet. 20 feet na height at ang tao ay nandito lang sa baba. So kung ganyan, nasa itaas yan ang niyog, yan ay remarkings. Remarkings. Okay, at ang makikita nating arrow dyan ay itong dito. Ang pointer niya, so ibig sabihin niya ay nasa bandang kaliwa ang hukay. Pwedeng 3 meters dito sa likod. I mean that kanan. Kung makaharap tayo dyan, kanan. Meron din siyang diamond sign. Ayan. At open. Bukas siya dito. So, dito ang kanyang point. Maganda ito kung ito'y gawa ng hapon. Ganito ang klase ng... ganito ang paraan nila ng pagbaon na sa bandang kaliwa ng niyog. Okay, so patuloy tayo. Ito yung kanina. Itong mga ganito, pwedeng isang ano lang yan, lumaki lang sa katagalan, pwedeng ganito lang yan noon. At dahil nalalata yung balat ng niyog dahil sa tagal ng panahon, ay pwedeng itong dito nga, isang linya lang ito, pwedeng ganyan lang. At siguro, meron kasing mga insekto na kumakain ng mga balat ng niyog. Meron ding woody woodpecker, yung ibon na tumutuka at binubutasan ng niyog. Kaya madidistorted talaga ang mga marka sa niyog sa tagal ng panahon. Ito, sarit-sari na ito na ano, bago lang ito, pwedeng remarkings ito kung nasa itaas. Pero kapag naaabot lang ito ng kamay ng tao, halimbawa may hawak siya na chisel. Ayan, at sinisil niya dahil naaabot niya. Ganyan lang kataas siya. Okay, kaya pwedeng halimbawa meron siyang dalang martilyo dito. Ayan, minamartilyo niya yan. So, titirahin niya yan. Gagawa siya diyan ng kanyang mga gustong design. Kung maaabot yan ng tao. Pero kung nasa bandang itaas yan, 20 feet or more, yan ay mga marka ng treasures. At ano nga bang kahulugan yan? Kapag yan ang marka ng treasures, ito yung nagsasabi ng treasure under, treasure on the spot. Ito rin nagsasabi na treasure in front. Straight na yan. Itong dito, ano na lang yan. Sa tagal ng panahon. So, ito V. Dot. Hindi rin natin matiyag kung mayroong ngang dot dyan noon. Ito ay V pa rin. Diamond pala siya. Ayan. So, itong V nagsabi na there is a tunnel in front. Itong dito, diamond, precious stones. Pwedeng 2 meter lang, 2 linya. Okay, ang hanapin natin ito ay dito sabi na in front. Dito rin sa V, sabi na in front. So in front nga tayo niya, magukay. 2 meters galing sa puno ng niyog na yan. Basta kung ang niyog na yan, ang marka niya ay 20 feet or more above, yung hindi maabot ng kamay ng tao na mahilig mag-carving sa mga niyog. Okay, ito yung pinaka old puno. Ito talaga ay 100 years old niyog tree na ito. Kita nyo ay distorted na talaga ang kung ano man yan na marka, hindi na natin yan malalaman na marka. Very distorted na siya, lata na siya. Kaya pwedeng itong niyog na ito ay marker for treasures. Pero hindi na natin malalaman pa kung saan.
The best way ay hanapin natin ang east. Halimbawa, ang east ay dito, east, silangan. So, punta lang tayo ng east, 3 meters and 5, at doon tayo mag-test dig. Dalawang test dig. Kapag ganito na, hindi mo talaga mababasa pa ang signs. Okay, balikan natin ang sinabi ko kanina. Ito. Ito ang maganda. Kasi kung gawa ito ng hapon, lumang-luma na kasi siya. Pwedeng ano na siya. 80 years old na marker. So, ang mga sign, halimbawa sa mga kahoy, lalo na kapag nakalinya, nakaganyan, merong formation. Ayan, katulad ng ganyan, or dot na tatlo, or dot na square. At yung kumpul-kumpul na mga dot na man-made sa mga kahoy na ganyan, yan ang nagsasabi na treasures. Multiple, hindi lang isa, kaya maraming ang dots. Okay, marami siyang ibinaon in front of this coconut tree. So, merong malaki, merong malaki, merong maliit, maliit, malaki. So, ganyan, pwedeng assorted yan na mga banga, nilagyan ng mga coins. Pero hindi gold bars ang ganyan, kasi ang marka nila sa kahoy kapag gold bars ay mga square holes. Meron akong vlog nito sa The Golden Boy. Okay, tingnan nyo na lang doon sa Golden Boy Real Guide to Treasures. Meron akong mga vlog doon na marker sa kahoy. Anong klase nga ba at mga kahulugan. Okay, so ang isang ito ay kung gawa ng hapon, ito. Magandang marker. So ang pagkukain yan, sa harapan pa rin niya kung saan nakaharap yan, 3 meters una, 5 meters pangalawa, 2 metros ang lalim ng paghukay nyo. Sa 2 meters, meron na kayong makikita ang mga bagay na gawa ng tao kapag natumbok nyo ang eksaktong pinagbaunan nila. Okay, so magandang mga markers ito, mga bilog, at lumang-luma na siya. So, sa lahat ng markers na nandyan, sa lahat ng nakita natin kanina, ito, sa lahat ng mga markers, ito ang pinakaluma, pinaka-old. Maliban na lamang yung isang puno na lataan na, saan na ba yun? Ito, latang lataan na ito. So, hindi natin malaman kung talagang marker yan. So, ito na lang ang natira na legit kapag ito'y medyo nasa itaas. Pero kung sa bandang baba lang ito, sa may lupa, 50-50 ang chance niya. Kasi naaabot lang siya ng mga hayop. Pwede kasing mga hayop ang umanon yan. Kung nasa lupa na yan, at pwedeng tao rin na walang magawa. Pero kung hapon ang gumawa niyan, ay meron talaga sa front nito. Kaya 50-50 ang chance sa marker na ito, mga katiyats. Kasi hindi naman natin alam kung hapon ba talaga ang gumawa niyan. Pero kung hapon, swerte na yan. Okay, so magpaalam na ako mga katiyats. Yan lang ang aking pag-clarify ng inyong mga treasure marker na natagpuan sa kabundukan. At para malaman na wala o meron, ang tanging gawin nyo lamang ay hukayin at mag-test dig kayo ng 2 meters deep. Paalam na, God bless you all. Sana swertihin kayo.